Magandang araw mga bata, ako si Teacher Shaira at maligayang pagbabalik sa isa na namang talakayan sa Araling Panlipunan. Sa nakaraang aralin ay ating tinalakay ang pagsusumikap ng mga Pilipino tungo sa pagtatatag na nagsasariling pamahalaan. Maraming mga misyong pangkalayaan ang isinagawa ng mga Pilipino na iminungkahi sa Kongreso ng Amerika. Sa araling ito ay atin namang tatalakayin ang pamahalaang Commonwealth na nagsilbing transisyon at pagsasanay ng mga Pilipino sa pamumuno sa sarili nilang bansa. Sa panahong ito, ang pagtatangka ng mga Pilipino na pamahalaan ang sariling bansa sa unang pagkakataon ay hindi naging madali. Nakaranas na maraming pagsubok at suliranin ang pamahalaang ito na siyang ating bibigyang pansin at susuriin. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kung bago ka sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking ilalabas. Like, share, comment, and subscribe. Learning is bliss. Learn with Teacher Shaira. Narito ang mga bagay na dapat mong matutunan sa pagtatapos ng ating aralin. Una, matatalakay mo ang pamahalaang Commonwealth. Pangalawa, matutukoy mo ang mga programa ng pamahalaang Commonwealth. At pangatlo, maipakikita mo ang pagpapahalaga sa mga programa ng pamahalaang Commonwealth. Ayon sa nilalaman ng Batas Tidings McDuffie, upang ihanda ang bansa sa pagsasarili sa taong 1946, itinakda ang 10 taong panahon ng transisyon ng malasariling pamahalaan na tinatawag na pamahalaang Commonwealth. Noong 17 ng Setyembre 1935, naganap ang pambansang halalan upang maghalal ang mga Pilipino ng bagong pinuno. Nahalal bilang Pangulo si Manuel L. Quezon laban sa kanyang katunggaling sina Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay at naging pangalawang Pangulo naman niya si Sergio Osmeña. Ang pamahalaang Commonwealth ay nahahati sa tatlong sangay, ang ehekutibo, lehislatibo, at hudisyal. Ang bawat sangay na ito ay may kanya-kanyang tungkulin. Ang sangay ng ehekutibo ay may tungkulin ng tagapagpaganap at ang kapangyarihan nito ay nasa Pangulo at sa ilalim niya ay ang pangalawang Pangulo at ang gabinete. Ang sangay naman ng lehislatibo ay may kapangyarihan ng tagapagbatas o pagsulat at pagkatha ng mga batas. Sa ilalim nito ay ang Kongreso, Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Ang sangay naman ng hudisyal ay may tungkulin na panghukuman. Ito ay binubuo ng Korte Suprema, punong mahistrado at 14 na katulong na mahistrado. Sa ilalim nito ay ang mababang hukuman, regular na hukuman at natatanging hukuman. Alam mo ba na magpahanggang sa ngayon, ang tatlong sangay ng pamahalaan na ito ay ginagamit pa rin ng ating bansa? Kaya naman masasabi na isa ito sa malaking ambag ng pamahalaang Commonwealth. Narito ang ilan sa mga programa ng pamahalaang Commonwealth sa pamumuno ni Quezon. Una ay ang pagtataguyod ng katarungang panlipunan. Inilunsad ito upang mabigyan ng pantay na karapatan ang mga Pilipino at pangalagaan ang kanilang kapakanan. Sa ilalim ng programang ito, isinabatas ang pagtatakda ng minimum wage law, pagtatakda ng 8 oras lamang na pagtatrabaho ng isang manggagawa o tinatawag na 8-hour labor law. Itinadhana rin ang tinatawag nating Tenancy Act na kung saan nagkakasundo ang umuupa at ang nagpapaupa sa pamamagitan ng isang kontrata na nalalagdaan ng dalawang panig. At ang huli ay ang pagtatadhana ng Public Defender Act kung saan ang mga mahihirap na manggagawa ay binibigyan ng libreng serbisyong legal.
ang isa pa sa pinakamahalagang ambag ng pamahalaan ni Quezon ay ang paggamit ng wikang pambansa. Sa ika-uunlad ng bansa, inatasan ni Pangulong Quezon ang pambansang asembliya na gumawa ng hakbang upang isulong ang pambansang wika na naaayon sa umiiral na wika ng bansa. Kaya naman, noong Nobyembre 13, 1936, ayon sa Commonwealth Act bilang 184, itinatag ang asembliya ng surian ng wikang pambansa upang pag-aralan ang mga wika at dialekto na magiging batayan ng pambansang wika. Tagalog ang inirekomenda ng surian na maging batayan ng wikang pambansa, na kung saan naging opisyal na pambansang wika ito noong ika-apat ng Hulyo, 1946, ayon na rin sa Commonwealth Act bilang 570. Kaya naman, tinaguri ang ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon dahil sa pagtatatag niya ng wikang pambansa. Sa ilalim rin ng pamahalaang Commonwealth, binigyan ng karapatan ni Pangulong Quezon ang mga kababaihan na bumoto. Ito ay ayon na rin sa Saligang Batas 1935. Sa pagpapatibay nito, sinimulan ang paghahalal ng kababaihan sa mga posisyong pampubliko. Nabigyan rin ng karapatan ang mga kababaihan na makapasok sa politika at manungkulan sa anumang pwesto sa pamahalaan. Sa pagtatapos ng ating aralin, masasabi natin na madaming nagawa ang pamahalaang Commonwealth. Mula sa pagtatatag ng katarungang panlipunan na nagbigay ng karapatan sa mga Pilipino, pagtatatag ng pambansang wika na nagbigay sa atin ng pagkakakilanlan, at pagbibigay ng karapatan sa mga kababaihan na mahalal at maghalal. Ganap nating masasabi na niyayakap na ng mga Pilipino ang pamumuno nila sa sariling bansa. Sa susunod na talakayan ay atin namang bibigyang pansin ang mga mahahalagang ambag ng mga Amerikano sa kanilang pananatili sa ating bansa. Hanggang dito na lang muna sa ngayon mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig.